admission sa amin. Tapos diretso sa ospital. At dinala namin siya sa emergency sa ospital. So mabuti na lang yung pwede ni Baby Caleb is may contact doon. So nadala namin kagad si Baby Caleb nang walang kahirap-hirap. Kasi nga... Hello guys! Welcome to our YouTube channel. So I'm Angel, ang kanyang super mom. Sa video nito guys, ang share ko naman po sa inyo yung experience ko kay Baby Caleb. Mga mamis, pag-uusapan naman natin kung ano ang ating gagawin kapag aksidente nahulog ang ating mga anak. So guys, isi-share ko din po sa inyo yung mga first aid sa bukol kasi yun yung po nangyari kay Baby Caleb. Ayan, isi-share ko lang po sa inyo last week. So, nalaglag si Baby Caleb sa hagdan. So, syempre, sobrang worry ko at sobrang natakot talaga ako doon, guys. So, yun, hindi ko na masyado ikikwento sa inyo kung paano siya nahulog. So, isi-share ko na lang po sa inyo yung tips ko kung ano yung first aid na ginawa ko. So, ang ginawa ko po kasi check up ko po muna si Baby Caleb. Tignan ko po ano nangyari sa kanya. So, may nakita akong bukol sa kanya. So, ang ginawa ko mga mami, or mga mami, sa gagawin nyo po is kukuha po kayo ng yelo. Tapos, yung ice po na yon ay ibabalot nyo po sa towel and then idampin nyo po doon sa part na may bukol para po ma-extend na lang yung kanya sa akin. Hindi po matuloy yung pamamaga ng bukol po ng ating mga babies. Ayan, guys. So, ganun po ang aking ginawa. And then, guys, so after that is kinanta ko na yung pedyo ni Baby Caleb. And then, nagpatulong ako sa kanya kung anong dapat mong gawin. And then, ang tini-advise sa amin is diretso sa ospital at dinala namin siya sa emergency sa ospital. So, mabuti na lang yung pwede ni Baby Caleb is may contact doon. So, nadala namin kagad si Baby Caleb nang walang kahirap-hirap. Kasi nga po, so, di ba mahirap kayo yung pa-schedule sa mga hospital. So, dahil nga po recommended ni Doc, so, dinalagad namin sa emergency room si Baby Caleb. And then, ang ginawa po doon sa kanya is in-x-ray po siya. So, kinandak po siya. Marami pong ginawa sa kanya. And then, ang pinaka-the best po na ginawa sa kanya doon is yung skull x-ray. And then, siguro po, pagkatapos nung kanyang skull x-ray, so, umuwi na kami. And then, after nun is, nag-atay kami ng kinabukasan pa para doon sa result nung kanyang skull x-ray. And then, thanks God po kasi yung kanyang resulta is negative, so wala naman nangyari, intact pa rin yung skull niya, so wala talaga nangyari. And then guys, so sobrang nagpapasalamat kami. And then, alam nyo ba guys, na talagang sobrang traumatized kami ng mga panahon na yon. So, ganun lang gagawin niya mga mami. Kapag po nagkaroon ng aksidenteng mga ganon, so unang-una, first aid muna sa inyong mga baby, lalo na kung may bukol. And then afterwards, is dalhin nyo po agad sa ospital para mabigyan po siya or malapatan siya ng tamang paggamot po sa kanya para hindi po magkaroon ng paglala. And then guys, hindi pa po doon natatapos yun. Kailangan pa rin po natin i-monitor yung condition ni baby, ng ating mga baby. Sa ngayon po is nagmamonitor pa rin kami sa condition ni baby kasi sabi po ni Doc, ng kanyang pedya, may possible pa rin daw po na bumalik po or magkaroon pa rin na ibang effect, side effect yung nangyari kay Baby Caleb. So, kapag may napansin kami mga sintomas, lalo na yung parang naduguling-duling siya, idalhin agad namin si Baby Caleb doon sa kanya sa clinic. So, yun po yung in-advise po sa amin ng pedya po ni Baby Caleb. So, yun po mga mami, yung tips na may share ko po sa inyo. So, kapag mga ganun pong emergency or mga nangyari po ng ganun, so, sinasabi naman po ni Doc na kapag po may bukol or nalaglag na bagok, talagang kailangan po talaga niya na dalahin sa ospital para po sa mga x-ray or CT scan or kung ano pa man po yung i-advise ng inyong mga doktor. Ayan mga mami, so kaya po ang advice ko po sa inyo is ingatan po natin ang ating mga babies, lalo na po ngayon na 10 months na si Baby Caleb, mga kalikutan po yung mga ganyang edad. So kailangan po talaga nating batayang mabuti ang ating mga anak. Ayan, sana po ay may natutunan kayo sa mga tips na i-share ko po sa inyo. At sa mga may comment po dyan, magusto pa po mga videos na ipagawa nyo po sa amin na makakatulong po sa inyo, please comment below po. And don't forget to click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod kong video. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, sana po mag-subscribe po kayo para po updated din kayo sa mga videos ko po. Na promise ko, nagagawa pa po ako ng mga video na makakatulong po sa inyo. Lalo na po sa mga mamis at sa mga bago pong mga mamis, yung mga buntis pa po. Ayan. So guys, so yun po muna ang isi-share ko po sa inyo. Na tips po kung anong gagawin niyo. First aid and then
tamang gagawin kapag nalaglag or nahulog or nabagok ang iyong mga babies. Ang pagpasalamat pa rin po namin guys is hindi na wala ng malay si Lady Kadeb. So kapag po mga ganun scenario na wala ng malay is very delikado daw po yun. At saka yung mga nagsuka po sa kasuka is delikado na po yun. Yung po talaga kailangan na po natin dalhin sa hospital. Ayan guys. So once again po, I'm Angel, ang inyong Superman na lagi nagsasabi na do our best and God will do the rest. Thank you for watching. Bye!